Ako po si Jan. Ako po ang bunsong anak nila Pastor Jimmy at Pastora Jane. Every month, nagkakapera ako dahil sa mga ati ko. Binibigyan nila ako. Parang tax. So, get it? Then, narinig ko yung first fruit sa kanila. Tinanong ko, ano yung first fruit? Then, explain nila sa akin. Pag-explain nila sa akin, di nandiyan na sila nanay. Sinabi na nila yung testimony nila. Tapos yung kay mami. Tapos na-amaze ako. So, na-inspire ako. So, sinabi ko, gagawin ko rin. Kaya ngayon, January, nagkaroon ako 500 pesos. Nasabi ko kay nanay, ilagay niya sa first fruit ko. Eh, pero sabi ko, parang kulang. Tapos sabi ko, may susunod pang sweldo, kaya den ko na lang yun. O, habang naglilipat sila Ate Tina, Ate JC, sabi ko, ako na lang magpe-paint ng rooms nila. Kaya sabi ko, 150 ang bayarin sa akin each. Lahat ng binayad nila sa akin sa pag-paint, pati yung mga binigay pa nila sa akin pera, eh, nipon ko, tapos ilagay ko sa first fruit. Kaya, meron ako pa first fruit na malaking value. For this, my verse is Mark 12, verse 44. They have plenty and they give all what they did not need. This woman is very poor, but she gave all she had. It was money she needed to live on. Parang ginawa ng babae na yun, binigay ko lahat, walang natira. Tapos yung mga iba, mayayaban. Kaya binigay lang nila yung parang lang nila, kung maliit. Maliit sa kanila yung 5,000. Tapos yun, binigay nila. Tapos yung babae, 2 pesos lang. Eh, yun lang yung meron sa kanya. Tapos binigay niya. Kaya pinagpala siya. Parang kagaya ko. Hindi ko na nasaan na kakano blessings. Pero sabi niya nanay ko. Yun, walang natira sa akin. Lahat nung binigay nila buong January. Yun. Inipon ko, tapos nilagay ko sa first fruit ko. Yun. I am giving because I love Jesus.